Okay, this is the continuation of Judas Swing. So let's try to look for another example of Judas Swing. So in this case, we need to look for the 12 o'clock ulit, katulad ng sinabi ko. So there you go, 12. And then from 8:30, so 8:30, there you go, 8:30, and 1, somewhere around 1 a.m. Yan, okay? So in that case, anong gagawin natin dito sa buong range na to? Ito, itong range na to, look for what? Highs and lows created. So highs and lows created, somewhere around here, highs of the day, kinuha, there you go. Kinuha natin highs of the day, and then we take for lows. Ano yung pinaka low natin? Somewhere around in these zones. Yan. Okay? That's the low. Okay? So, in that case, guys, take a look. In this case, kinuha natin yung highs right around here. Okay? Nang high ng Asia range. High. And now, kinuha natin siya ng New York. Okay? 9:30. Iniwasan natin yung 9:30. So, now, we look for what? A good example for fair value gap, liquidity grab, or whatsoever, volume imbalance, okay? And then, trade driver prior to the change of character. So, in that case, guys, we need to go down on a lower time frames para mas makita nyo na maigi, since baka mamaya mahirapan kayo. Nasaan na yun? So, ito ba yan? Okay. There you go. Since we do have a false run, okay? We do have a false run somewhere around here. And now, we dissect that area. Okay, there you go. Dissection of these zones. So now we do have a fair value gap here. Pero valid ba to? That's a question. Is this valid? Yes or no? Hindi pa. Not until what? A change of character occurred. Somewhere around in these zones or these zones. Okay, dalawa. So, nakadepende dito sa dalawa na to. Okay, so in that case, pinakamalapit. Ano nakita nyo? There you go. A good, fair, valley gap. Somewhere here. There you go. Now, is that random? Bakit kaya hindi nag-open above netong zones na to or ng 50% level? Ano kaya? Ano sa tingin nyo meron? A respected or highly respected fair valley gap. So in that case, you can trade somewhere around in that zone for shorting position. There you go. And now, you will try to aim what? The created lows of the day or the Asia range. There you go. Simple as that. Naintindihan? So, hindi nyo na kailangan pang hintayin na mag-highs and lows nyo mag-create. Okay? So, mas mabuti makita nyo lang kung saan magkakaroon ng false run. Then, definitely to ka-trade there. And, yeah, enjoy the profits or enjoy the pips na makukuha nyo when it comes to counting your Judas Swing trade. Okay? So, yan yung mga better analysis or better ways ninyo to trade into Judas Swing. Okay? So now, papakita ko naman sa inyo yung Judas Swing example natin when it comes to paghahaluin natin siya ng NWOG. Okay? Para magkaroon kayo ng bias of the day. Okay? So, kung sakali naghahanap kayo ng Judas Swing, so again, 12 to what? 8:30? 8:05 for the 8:30? There you go. At the 8:30. And now, tignan nyo, ranges. Okay? Ano nakuha ninyo? So, we do have what? Liquidity taken somewhere around here. Okay? And now, what do you see here? Highs and lows. Okay? Highs and lows created. So, in that case, hanapin nyo yung 5 o'clock. So, that's the key pointers. Okay? You need to see the 5 p.m. Hatiin nyo ngayon sa gitna yung Asia range ninyo. Okay? Hatiin nyo sa gitna. So, from 12 to 8:30, 9:30 ba to? Ayan, 8:30. Dun sa range na yan, hanapin nyo ngayon yung 5. Pwede kayo maglagay ng ganito kung gusto niyo or line na lang. Okay, much better. So, hanapin nyo yung 5. 5, carne norte. Ayan, 5. There you go. Ito yung 5. So, during those time, okay, minsan kasi hindi nyo makikita ng clear or hindi nyo makikita ng sobrang linaw yung Judas Swing or minsan hindi talaga tumatama sa liquidity na inaasahan ninyo yung Judas Swing ninyo or possible makita nyo yung Judas Swing. So, paano yun, Sir Kim? Diba? Like, paano yon? Pag hindi naman tumama. So, in that case, guys, malilito kayo kung ano yung possible na direction na gawin ng market. So, in that case, maganda, hanapin nyo yung 5. Bakit? 5 is that closing. Okay? 5 nagsasara. So, in that case, pagpasok ng 5 or pagsapit ng alas 5, tignan nyo yung market during that time. There you go. Stops. Now, created what? Highs and lows again. Tignan nyo to. Highs and lows.
Okay? Created what? Highs and lows. Or highs and lows. Or lows and highs. So, in that case, pwede po kayo ulit mag-create ng what? Panibagong what? Liquidities. So, in that case, ito yung highs nyo for Asia. For Asia, highs right around here. There you go. Highs. Liquidity taken. So, lagyan natin ng mark para di tayo malito. Yan, highs. Ano nakuha? Ano nangyari? Sweep. Diba? Nag-sweep ng market. Now, from 8:30, possible makakita ba tayo na magiging trade? Tingnan nyo. Wala kayong makikita ang possible na trade ninyo. Ano nangyari sa market? Ito yung sinasabi naming possible delayed Judas swing. Dito na papasok yung delayed Judas swing. And guess what guys? I don't know kung kakayanin nyo pa. Okay? Hindi ko lang alam. Okay? Hindi ko alam kung kakayanin nyo pa yung delayed Judas swing. Okay? So, this is just pros and cons ng Judas swing. Minsan, lumalabas siya ng alas 8, 9:30 to 10 o'clock hanggang alauna. Okay? Maximum yung hanggang alauna. Pero tingnan nyo mangyayari afterwards that. Minsan delayed. Diba sabi ko sa inyo, dapat alauna tapos na kayo mag-trade? Ano nangyari? Baka hindi pa kayo nakaka-position ng alauna. Yan yung tinatawag natin delayed Judas swing. So possible, wag kayo mag-rely lang sa Judas swing. Marami akong tinuro sa inyo. Marami kayong pwedeng gamitin. Okay? Marami kayong pwedeng magamit. Wag kayong mag-stick sa isa. Pero just in case, at least may knowledge kayo when it comes to Judas swing. And guess what? Tinuturo ko sa inyo yung pros and cons ng market. Sometimes it works. Pero I will not say na hindi siya nag-work. Sometimes they don't show up to your setup. That's it. It's just minsan delay talaga sila. Okay? Sir Kim, bakit nagiging delay? Bakit nagkukos ng delay? It's just the movement of Asia highs and lows na nakikreate. Minsan kasi nagkakaroon na tayo ng impulse movement dun pa lang. In that case, nauubos na yung possible niyang momentum. That's why. Nauubos na. So in that case, magre-react na lang ang price what? During afternoon session, which is a reversal side. Tama? Yun. Okay? Again, na-explain ko sa inyo ang Judas swing. Sinabi ko sa inyo, matagal na ang Judas swing, actually sa YouTube and Discord, nasasabi ko, ang Judas swing guys, may pros and cons yan. Merong times na lumalabas yan ng maaga, may times na normal, and may times, majority, hindi naman sa pag-ano, but majority, delayed. Okay? Majority is delayed. So make sure guys, okay? You make sure na huwag kayong magre-rely dito. 100%. Why? Possible marami pa kayong pwedeng matrade. Okay? So, binibigyan ko lang kayo ng option. At least, alam nyo kung paano nag-work ang Judas swing. Binigyan ko kayo ng videos na possible panoorin nyo when it comes to Judas swing. And, yeah, I hope naiintindihan nyo when it comes to Judas swing. Pag naguguluhan kayo, ay, bakit wala pang Judas swing ngayon? It's just because of the delay. Possible ma-anticipate nyo yung delay once magkaroon ng massively movement prior sa 8 o'clock or 8 o'clock market hanggang 9:30. Pag nagkaroon ng massively movement doon, possible madi-delay kayo. Okay? Yun. That's it. Okay? So, thank you so much guys. Talk to you next time.